Magandang araw po. Ito si Aurelio Paredes Bautista. Una niyo akong nakita sa YouTube channel bilang historian. At sumunod, tinalakay ko naman ang pagtuturo ng Ingles. Ito ay mga serye. Ang isinunod ko ay mga patulang kwento bilang isang makatang kapitenyo. Alam niyo, ako ay isang retiradong ingenyero. At nung ako ay magretiro, nung ako ay 60 anyos, 20 taon na nakararaan, sinubukan kong gawin ang mga bagay na nakalilibang sa akin. Sana ang pagtula at pangalawa ay ang tatalakayin natin ngayon na si Shells. Ang pagkaka hilig ko sa seashell ay nakuha ko sa tiyuhin kong si Leonardo Naval na tiga Silang. Alam nyo, ang lahi ng mga Naval sa Silang ay galing din sa Imus eh. At yung pamangkin niyan si Jimwell Naval, si Dr. Jimwell Naval, pamangkin, kamag-anak yun nung aking tiyuhin. Nanggaling sila kay Pedro Naval. Ang isa pang naging dahilan para aking mahilig sa Seashell ay si Aling Doray na tiga Ligtong. Tawagin siya ron sa Ligtong ay si Cheng Choi. Ang kanyang trabaho nung siya nabubuhay ay Seashell. Nagrarasyon siya sa Cebu sa mga kolektor doon ng seashell. Siya nangunguha rito sa paligid-ligid ng mga isla malapit sa Cavite. Ang seryeng ito ay tungkol sa seashell na nakita ko sa Isla Bonita. At later, dadagdag ko rito yung aking nasa koleksyon na seashell sa buong Pilipinas. So, samahan niyo ako sa ating paglalakbay na ito at ituturo ko kung bakit gano'n ang tawag sa Shell. Dahil sa talakayan natin ang Shell, kailangan malaman niyo kung saan nanggaling ang mga Shell na ito. Dito sa mapang ito ay pinakikita ko ang Pilipinas, Luzon, Visayas at narito ang Mindanao sa ilalim. Ang seashell na tatalakayin natin ay nanggaling po sa Manila Bay, dito po sa loob ng Maynila. At specifically, ang seashell na ipakikita ko sa inyo ay kinuha ko, pinulot ko sa Rosario, Cavite. Ang Rosario, Cavite ay merong isang isla noong araw na kutawagin na Isla Bonita na unti-unti nang naiugnay sa kalakhang lupa ng Rosario. So, mula rito, pupuntahan natin ang Manila Bay. At dito, makikita nyo, ito Rosario. At dito ko pinulot sa baybay ng Rosario ang mga seashell na ipakikita ko doon sa kanila kung tawagin ay Isla Bonita. Ang Manila Bay po ay tubig alat. Alam niyo naman eh, bay nga eh. So, nanggagaling ang tubig dyan sa China Sea. At ang tubig sa China Sea normally ay 96% na tubig at 4% mineral. Ang 4% ng mineral ay yun ang nagbibigay alat. At para tumabag naman yan, merong mga ilog mula rito sa Rosario na doon lumabas. Meron dito sa Tansa, meron sa Bacoor. At yung mga tubig tabang na yan ay nagdadala ng mga pagkain, yung mga natuyong dahon ba sa mga kaitaasan ng Cavite. Nandito po yung kahuyan eh. Eh, nagbibigay ng pagkain yan dito sa dagat. Kaya mahalaga na alagaan natin ang ating kahuyan sapagkat ang yaman ng dagat ay nanggaling din sa gubat.
At ano pa ang dala ng tubig? Dala rin ng tubig ang mga itlog ng mga isdang tabang. At mula dyan, sa pumupunta sa loob ng Maynila, eh nandiyan ang pagkain ng mga bagay na ipakikita ko sa inyo mamaya konti. Pero kailangan maintindihan natin ang paksang sinasabi ko na tungkol sa CCL ay upang alagaan din natin ang kalikasan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Phylum Mollusca. Ang Phylum Mollusca po ay yung pong mga lamang dagat na malambot, dahil yung molluscus ay nanggaling sa Latin, ay ibig sabihin sa Ingles ay soft, malambot. At ang phylum, yun ang kanyang lahi. Nanggaling yung salitang phylon na Griego na ginawang hugis Latin kaya naging phylum. At itong makita nyo rito ay ang class Bivalvia. Ibig sabihin, yung B ay dalawa. Valvia, dalawang valve, dalawang magkasaklob. At kung yan ay pakikita ko sa inyo dito, ito yung magkasaklob, o ayan, o kaya Bivalvia. Meron yung pang ibabaw at meron yung pang ilalim. Ngayon, ito po ang kulang-kulang 60 nakpulot ko sa Isla Bonita. Tingnan po nyo, isa-isahin natin, no? Ito po ang malaking taklobo, o kung tawagin eh, Tridacna giga. At ito ang carrier shell. At ito, makita nyo, barnacle, yung kumakulili na kumakapit sa barko. Ito ang pen shell. Tatalakayin ko po isa nyo, isa-isa yan later. At sasabihin ko sa inyo, bakit naging ganoon ang pangalan? Ito po ay limpet. At kung makita nyo, ito ay mga iba't ibang uri ng mga scallop. Ito naman ay kakel, cardita, at mga clam. So makikita nyo, sa dami lang ipinakikita ko rito, na meron pa rin itong isang naker eh, na malaking-malaking talaba siguro itong nabuhay rito. At makikita nyo, yan ay Bivalvia na magkasaklob. So, nandiyan po tayo. Yan po, iisa-isahin ko later. Paliliwanag ko sa inyo kung bakit kanon ang pangalan, ano ang kinakain, sino ang mga kalaban, saan nakatira. At tutuloy na po tayo doon sa kung tawagin na univalve. Tuloy po natin ang talakayan. Phylum Mollusca. Okay? So, ang susunod naman ay class Gastropoda. At ang ibig sabihin ng gastropoda ay gastro, stomach, poda, yun ang paa, foot. So pag sinabing gastropoda, yun ay lumalakad na ang ginagamit na paa ay ang kanyang sikmura. So tingnan po natin sa dami ng ipakikita ko ngayon. Marami po ito eh, hindi ko na binilang. Ito po ang lugar ng tona. Yan po ang kanyang genus. Ito po, picus. Ito, picus. Harpa. Peasant shell. Makita mo, merong murex. So, marami po yan. At isa-isahin kong ipaliwanag sa inyo, bakit binigyan ng ganoong pangalan? Ano ang kinakain? Saan nakatira? Sino ang kalaban? Ayan. So, ang nakita po ninyo, ay nabubuhay doon sa mga lugar na hindi masyadong maalat dahil nga merong halong tubig tabang. So, pag pinag-aralan natin yan, later, isa-isa, makita nyo kung bakit nabubuhay ang ating mga laman dagat at paano natin sila maalagaan, dahil mahalaga po sa Cavite ang magkaroon tayo ng magandang turismo. Mamasyal po kayo sa Isla Bonita. Ang mayor po dyan, si Mayor Ricaprente, eh mabait naman, kaya
ang ipapayo ko sa inyo, mura naman ang bilihin dyan sa Rosario. So, magkita po tayo roon isang araw, pero talakayin po muna natin para malaman nyo kung ano ang pangalan ng mga bagay-bagay. At para kung may magtanong sa inyo, turista, ito po tawag dyan. Ito po ang pinagkunan kung paano naging ganoon ang tawag. Ang una nating tinalakay ay ang bivalvia na dalawang makasaklob. At ang sumunod ay ang mga suso na gastropoda. Ngayon naman po, itatalakayin natin ang mga coral. Yan pong coral eh, doon po sa lugar na maalat yan. Ayaw po niyan doon sa mga lugar na maraming dagat tabang. Kaya ito po, ay nando sa maalat na lugar. Ito po ang tinatawag natin na brain coral. Kung tingnan nyo po ang hugis niyan, ayan, tingnan nyo, para bang nakakita kayo ng binuksang ulo at yun po ang utak. Ito naman po ang common coral. Ayan po, oh. At ito ang, kung tawagin, ay staghorn coral. Kung makikita nyo, maliit niyan, ito, oh. Ngayon, pag lumaki, ayan na, ganyan nakalaki. At nagsisimula yan kuminsan katulad nito. At pagka nagkaroon na ng ano, kinakain sila, kuminsan nagkakaroon ng kulay. Kaya yan ay colored o red coral. Ang isa pa ang natira dito na hindi ko naman nakuha ng buo kung hindi pira-piraso, dandos pampang. Kasi ako namumulot lang naman ako eh. Ito po ay bahagi ng kung tawagin eh, mushroom coral. Na kung titignan nyo, pagka piniraso nyo yung mushroom, yung kabuti, makikita nyo, parehong hugis. Ito naman pong nasa gitna, eh yan po ang bahay ng mga bulate. Kasi sa lupa, ang mga bulate natin ay wala silang shell. Pero sa dagat, mayroong bulate, uri ng bulate na kailangan nila ay magkaroon ng shell upang maprotektahan sila laban sa mga, kung tawagin ay maninila o predator. So, susunod po tatalakayin natin, paano sila nakarating doon sa baybayin ng Isla Bonita? Ang susunod nating tatalakayin ay kung paano nakarating ang mga sisil na yan na nasa gitna papunta sa pampang ng Rosario. Kung makita nyo po sa larawang ito na nariyan ang Manila Bay at nandito sa lugar na ito naman ang China Sea, yan po ay mahalaga dahil sa buong isang araw po ay dalawang beses nagpapalit ang tubig sa loob ng Maynila sa pamamagitan po ng kung tawagin natin ay high tide at low tide, na sa tawag naman ng ibang mangisda ay taob at hunas o kati. So, ang tubig po ay galing dito pumapasok at dito rin lumalabas. So, bigla sabi, sa dalawang ulit, nagpapalit ang tubig. At sa pagpapalit na yan, gumagalaw ang tubig. At kuminsan, yung mga papasok doong tubig ay sa bilis ng pasok ay nagtataboy sa ilalim. Kaya ganyan po ang nagiging dahilan. Ngayon, paliliwanag sa inyo, paano itinaboy naman ang alon? Dito po ay pakikita ko sa inyo ang seabed. At ito po seabed, unti-unting umaakyat hanggang mapunta sa land. Okay? Ang alon po naman ay ito. At naglalakbay siya riyan papunta roon sa beach. Ngayon, meron po kung tawagin sa atin ay crest. Yung po yung tuktok ng bawat alon. At susunod na tuktok. Ang pagitan po niyan ay kung tawagin ay pitch engineering, the distance between two crests is called a pitch. Pero pag dumating po yan doon sa lugar na medyo mababaw na maiksi na yung lalim na yan kaysa roon sa pagitan ng dalawang crest, nagrorumpi na po ang alon diyan, kumakalkal na sa ilalim.
at umaakyat na rin tubig sa itaas hanggang ito ay mawasak dito sa dulo. Pero dyan, nagkakalkal na po ng sisil yan at nagdadala sa beach ng maraming sisil. Sa panahon ng Setyembre, na panahon na ng bagyuhan eh. Kaya yan pong mahalaga, kaya nakakarating ang sisil sa beach. So, dito po ako numulot ng sisil ko dito sa kung tawagin na beachcombing area. Dahil dito naman sa lugar na medyo kung tawagin eh medyo malalim-lalim at kung tawagin eh snorkeling area, eh hindi mo na pwede na't ako 80 anyos na. At lalo na rito naman sa kung tawagin eh scuba area, medyo malalim na po yan. Siguro mga 5 taon na yan. Ano po? So, dito po ako nangunguha dito sa beachcombing area. So, kung mapapansin ninyo sa larawang ito, malapad po yan kasi hindi naman po matarik ang pag-akyat ng lupa papunta sa Rosario mula sa Manila Bay. Kaya po madaling kung makapagpalaki ng isla, kaya ang Isla Bonita hanggang ngayon ay lumalaki pa rin. Kaya dyan po ako namumulot at nagpapatulong din naman ako sa mga batang mga kakilala ko. Isa lamang po ito sa maaaring niyong mapulot doon sa Isla Bonita. Ayan po, at makikita nyo, napakaganda po ng mapapulot sa Isla Bonita. At merong pinagawa naman beach doon, si Mayor Rica Prente. Ang alam ko, wala naman bayad ang paliligo roon eh. Kaya kung pupunta kayo, napakalaki lang inyong matitipid. Kasi, bukod sa mura na ang bilihin doon, magiliw ang mga tao, mabait ang mayor, eh, kapaki-pakinabang, makapulot lang kayo ng isang ganito eh, di wala na kayong ginasto sa inyong buong araw. Kasi alam nyo, ito, eh, sa paningin ng mga dayuhan, ito'y mahal. Pero sa paningin natin, ito'y mumurela kasi napapulot nga lamang eh. Kaya makita po tayo sa Isla Bonita at inaanyahan kayo maging turista kayo sa Cavite. Marami po salamat.